Magandang hapon mga kapudi, mga kapoods to go. Welcome to my channel again. Ngayon, ang gagawin po natin ay chicken barbecue, pero wings po. Tapos, chicken inasal at saka po ang ating side dish o ano ba yun, yung tinatawag nating pampagana, appetizer ay papaya Thai salad. Yan, papaya Thai salad inspired. Yan. Hindi ko naman po masasabing authentic dahil hindi naman po ako isang Thailander. Tayo po ay isang Pilipino sa isip, strita at sa gawa. So, ayan po. Start na po tayo. Mamarinate na muna po ako ng chicken. So, ang binili ko po chicken ay chicken legs. Ayan. At saka puro pakpak. Kasi mas mahilig po kami sa legs at saka pakpak. Itong chicken, isleet ko po dito muna sa harap ng maiba naman. Tapos, ito pong balibong manok po siya. Ang gagawin ko po sa chicken inasal, hinahati ko po ng apat, yung dalawang hita at saka yung dalawang side ng pakpak. Tapos dito ko po siya nilagyan ng isleet para po pumasok po yung flavor niya sa loob ng laman. Kasi ito pong part ng breast ay puro laman. Tapos itong mga chicken wings po, idinagdag ko na lang. Kasi po, yung anak ko maliit, eh, mahilig po siya sa matatamis. So, barbecue po gagawin ko dito. Baka ayaw po niya ng chicken inasal. Mga kapudi, mga kusugo, yung pong recipe ng chicken inasal ko, ito po yung paraang paggawa ko po talaga ng inasal. So, kumbaga nga po, eh, Rowena Foods to Go version po ng inasal. So, ayan. Kung gusto niyo pong gayahin, okay lang po. Kung ayaw niyo rin po, okay lang din po. So, start na po tayo. So, ngayon, magkasama po siya sa isang lalagyan. Hinugasan ko na po siya, tsaka ko po i-drain. Aasinan po muna natin para magkaroon na siya ng konti lasa. Ayan, marinate ko lang muna po sa asin. Ayan, massage lang po natin sa asin. Ayan, massage po tayo para po yung flavor ay pumasok sa loob ng chicken. Massage. So, ngayon, naisip ko po kasi, gagawa na lang din po ako ng papaya Thai salad. Dapat nga po nung isang araw pa natuloy pa. Kaya lang po nagkaroon po tayo ng emergency pagdalo kay ka-farmer, no? So, ngayon po matutuloy yung aking papaya Thai salad. So, naisip ko, masarap po siya sa inihaw ng manok. Ayan. So, dapat po, sasabayan ko pa nga po pala ng ano to eh, ng talong. Ayan, insalada ng talong. So, sa ibang ano naman po yun, sa ibang araw na lang po. So, ayan, namasage ko na po siya lahat. Ngayon, ibubukod ko po yung mga pakpak. Dahil po, iba po yung timpla natin ng barbecue o timpla ko ng barbecue sa inasal. Dito ko po ilalagay. Siyempre po natin ang bowl. Ayan. Masage po natin ulit. Ngayon, naghugas muna po ako ng kamay. So, ngayon, nakahugas ako ng kamay. Ang ilalagay po natin sa chicken inasal, yun po, yung version ko po ng chicken inasal ay vinegar. Ayan, kahit anong klaseng vinegar. Sukang paumbong, o kaya yung gato puti, ayan. Yung silver swan, kahit anong brand. Luya. Dayak. Ayan. Mas masarap po kasi yung amoy ng dayak na green. Tanglad. Siyempre po, hindi magiging chicken inasal yan kung walang achete oil. Anato oil. Ayan. Kasi yan po ang nagpapaganda ng kulay ng ating inasal. At saka, ayan. Ako po naglalagay ng Sprite. Para po may konting tamis. Ayan. Tapos, yung the rest po, ayan, sa barbecue na po. Tapos ito, lalagyan po natin ng bawang yung ating chicken inasal. So, pipitin na po natin yung tanglad. Pag tayo po ay maglalagay ng tanglad, make sure po na pitin po natin para yung flavor po niya ay lumabas. Flavor and aroma. Pagkatapos ko pong pipitin, medyo ni-slice ko pa po siya ng konti para po mag-iwahiwalay. Para kumalat po siya sa chicken, para pag minasads po natin, mas madali pong umamoy yung aroma niya at saka yung flavor. Itong tanglad, parang may flavor po siya ng luya. Parang gano'n. Parang ma-meat na, may flavor na parang luya. Ayan, ganyan. Ito naman po ay luya. So, pipitinin lang din po natin. Bahala po kayo kung gano'ng karami luya gusto nyo.
malapit, tapos medyo hiwa. Pag medyo malaki, cut lang po natin ng medyo maliit para madaling tip-tipin. Ayan, lagay ko na po yung luya. Ngayon, sa paggawa ko po ng inasal, mas gusto ko po yung green na dayak. Ayan. At saka paggawa ng papaya Thai salad. Iba po kasi yung amoy ng balat niya pag mag-green pa. Pag po kasi hinog, iba na rin po. Ayan, lemon na halos ang labas niyan. So, hindi ko lang po alam kung yung lemon at saka dayak ay parang iisa. Pero, actually, magkaiba sila na shape mo. Pero parehas silang citrus, di ba? So, ayan, ikakat ko lang po ito. Pagkakat po natin, ayan, meron po akong pampiga. Ayan. So, biga lang po natin. Ayan, nilalangaw po tayo, no? Maligo naman ako. Hindi ko alam kung bakit. So, ayan, napiga ko na po yung dalawang dayak. So, paggawa ko po ng chicken inasal, ayan. Sa marination po niya, pag nagmamarinta ko ng chicken inasal, sinasama ko yung balat. Dahil yung amoy niya mabango. So, ayan, side ko lang po ito. Lalagay ko na po ngayon itong soda, or pwedeng 7-Up, Sprite, ayan. Ayan, yan po yung magsisilbing tamis ng konti sa ating chicken inasal. Tapos, to vinegar. 1/2 cup ng vinegar. Ayan. Tapos, lagyan na natin ng bawang. Pipita na natin siya ng bawang. Ayan, mas maraming bawang, mas masarap. Bago upit-pitin yung bawang, lagyan na natin siya ng pamintan durog. Ayan. Gusto ko nga po sa chicken inasal, kaya lang, kung mo nga po mayroon tayong bata na kasama, alam niyo naman ang mga bata, hindi balik sa maanghang. So, hindi ko na po siya lalagyan ng maanghang. Sasawsawan na lang po babawi. Ito po yung mga bawang. Ayan. Bawang na Tagalog po ulit. Ayan. Lalagay ko po doon. Yan din, masarap po yung bawang na Tagalog sa barbecue natin. So, yun po, napipit ko na po yung Tagalog na bawang. Lagay ko na po siya dito. At saka po yung achiote oil. Ready na po tayo ngayong mag-massage. So, pasarapin muna po natin ang buhay ng chicken bago natin ihaw. Masarapan muna siya bago siya masarap. So, massage lang po tayo. Ayan. Massage. So, ayan. Mamaya, pag po inihaw ko po ito, o inihaw po ng asawa ko, ano po, papahiran pa po niya ng achiote oil to, para po mas makulay. Mas makulay, mas maganda. So, ayan. Ayan. Pati po itong mga dayap. Ayan, massage natin sa kanila. Lamasin po natin yung mga, ano, ayan. So, kung gusto niyo po ng version niyo ng medyo matamis, lagyan niyo ng konting sugar. Pero, since meron tayong barbecue, okay na to sa atin. Yan, okay na yung ating chicken inasal. Start naman po tayo dito sa chicken wings barbecue. So, lagyan po natin ng soy sauce. Yan, 1/2 cup soy sauce. Tapos, ito po. Pwede kalamansi or itong dayak na hinog or lemon. Iroroll po muna natin siya para po lumuwag yung mga ano po ba tawag doon, yung pulp. Yan, yung mga pulp po niya para pagpahiniwa natin piniga, mas madali nang lumabas yung juice. Nakita niyo tumasik pa. So, yan. So, siguro gayto okay na yung maliit kasi konti lang naman po yung ating chicken wing. So, yan. Piga. Tapos, haluan po natin siya ng ketchup o tomato sauce. Ayan. Kahit anong tomato sauce, kahit anong brand ng ketchup. So, ayan. Lagay lang po natin. So, da-add po ako ng mga 2 tablespoons of sugar. Ayan. Para mas matamis yung ating barbecue. So, ito gagamitin ko mamaya to sa papaya Thai salad. So, dito lang muna siya. Ngayon, iladagdag ko na yung bawang na Tagalog. Yan ang papasarap ng ating adobo tuloy, masasabi ko. Ang
ating barbecue. Tapos lagyan na rin natin siya ng paminta. May version po ng barbecue ng manghang. Pero matama ang kakain kaya. Ayan. Namasage ko na po. Tapos itong bawang lagay ko na siya. Masage lang po tayo. Tapos sabay po natin siyang ilalagay sa rep. I-chill po muna natin ng 6 hours kung kailangan ng ihaw. Pero the best po ang overnight na pagkakamarinate para manood po yung lasa niya talaga. Ayan, pagkatapos po natin i-marinate yung ating chicken inasal at saka yung chicken barbecue, gagawa naman po tayo ngayon ng pang side dish na papaya Thai salad. So, start na po tayo. Ang aking po ingredients ay carrots o carrots. Ayan, ginadgad ko na po siya. Tapos, meron na po akong dayap na hiniwa-hiwa. Ayan, yung dayap na hilaw. Para lang po ihalo doon sa gagawing salad. Kamatis, hiniwa ko na po siya. Tapos, tinanggal ko po yung buto. At saka po toasted peanut. Ayan. Pwede na rin po yung tigli 5 piso na kapak o yung sugo na tigpi piso. Ani naman po natin ng marami kung konti lang naman ang kailangan natin. So ito, binili ko yung tigli 5 piso, dalawa lang. So 10 pesos lang po yan. May tigla pa. Tapos, red chili. Ayan, siring mangang yan. Siring labuyo. Ito po ay bawang. Hiniwa-hiwa ko na po maliliit. Tapos po, hebe o hibi. Ayan. At ito po ay sitaw. Yan po ay optional. Depende po kung gusto nyo may sitaw o wala. Tapos kailangan po natin ng sugar, brown sugar, at patis, at saka yung lemon o dayap para po sa paggawa ng kanyang sauce. Tapos ang version ko po na gagawin ay dalawa. Meron po ako ditong hilaw na hipon. Ayan po, nakababad po siya sa 7-Up. Ayan. 7-Up o Sprite. Ayan. Tatanggalin po natin yan mamaya. Tapos ito po, optional po yan. Ako lang po, may gusto niya kasi kahapon, gumawa po kami ng Beef Mommy. May sumobra po akong spring onion. Ayan. Ilalagay ko po dito sa hipon pag minarinate. Tapos, syempre, hindi iwag mo po ang ating papaya tayong salad kung wala tayong papaya. So, binalata ko na po siya ng kalahati. Ibigasan ko siya kanina. So, tatad-tadin lang po natin siya ng pagalito. Ayan, tad-tad lang. So, ayan po, tinatad-tad ko na po na ganyan. Tsaka po natin, i-slice ng kutsilyo. Pwede rin naman po ninyong igad-gad kung gusto ninyo gaya nito. So, ayan, pwede rin pong ganyan or gad-gad. Mas mabilis kung gad-gad, di ba? So, ngayon, iiwahi ko po itong dayak. Ayan, yung hinog po pinili ko. Igayin po natin sa patis. Ayan. Patis. Ligayin lang po natin. Isa pa. Madali lang naman po mag-adjust yan. Dagdag lang po tayo ng patis or sugar pagka medyo maasim. Tapos, ihalo po natin yan yung sugar. Sugar. Ayan. Hinalo ko na po yung sugar at saka yung patis at yung ating dayak. Ayan, pwedeng lemon, pwedeng kalamansi. Ngayon, lalagay ko na po yung bawang. Pwede ko na po ilasa na ilagay yung sili, pero hindi ko muna siya ihalo kasi dalawang part po yung gagawin ko. Yung isa po mangang, yung isa hindi. Tapos hilaw po yung isa pong papaya Thai salad ay fresh na hipon. So ayan, haluin lang natin hanggang matunaw yung sukal. Ngayon, yung sili ko, dito ko na po ihahalo sa hilaw ng hipon. Yung hilaw ng hipon, nilinis ko na, kinat ko sa likod sa gitna, tinanggal ko yung mga vein niya o yung pinakabituka niya. Ngayon, binabat ko siya sa Sprite, pwede rin 7-Up, tapos nakababat siya habang naghihiwa ako ng sangkap. Ngayon, nuhaluin ko na po yung sauce, tinapo ko na yung Sprite, ayan, para manamis na mis ko siya. Ngayon, dito ko na po ihahalo yung sili sa ating sariwang hipon. Tapos, lalagyan ko po siya nitong onion leeks o usbong ng sibuyas. Ayan. Saka ako po ngayon,
lalagyan ng konting sauce ng tinimpla ko na. Doon po siya i-marinate muna. So, mga dalawang kutsara po. So, yun po. Pinakita ko na po. Yan. Hinalo ko na po dito sa hipon na hilaw. So, ayan. Yan na po ang magsisilbing marination niya. O, dito na po natin siya i-marinate, no? Hinalo na natin yung sauce. Lalagay ko naman itong dayak na hilaw. Mayroon din po kasing dagdag na flavor at aroma po yung dayak na hilaw. Ihalo ko na po itong carrots. Ihalo po dito. Hatiin ko siya. At saka dito. Ayan. Ngayon, yung anak ko po, mahilig dito. Lagi ko po kasing ginagawa ito. Kahit mangang nagugustuhan niya. Pero sa ngayon, ang gagawin ko, dahil may sitaw yun, hindi naman siya kumakain ng sitaw, dito ko po siya ilalagay lahat sa isang ano lang, sa isang set lang natin. Sa talagang ano po ng Thailand, ito po ay sama-sama dinidikdik sa dikdikan. Ayan, yung mga sauce. So, since wala tayong dikdikan, wala akong malaking dikdikan, pwede na po yung ganyan. I-mix lang po natin, di ba? Parang vegetable salad. Kasi pag minuya naman natin yan, maghahalo-halo din sa bilin natin yan. So, lagyan ko lang ng kamatis. Siyempre, mas maraming kamatis ko kasi parang walang bata. Tapos, itong hebe o hebe, dito ko sa kabila ilalagay. Ayan. Tapos, mani, siyempre, hati kami. Ayan. Kinamay ko na po, ano? Malinis naman po yung kamay ko. Ilang beses po ako naghugas. Kada hiwa ko, hugas. At ngayon, itong hilaw na ipon, dito ko ilalagay. Dahil dito ko po nilagay yung hebe. Bago ko ilagay, ito muna sauce natin. So, ayan. Haluin ko po mabuti. Imahin ko lang po. Haluin po natin mabuti para yung sugar niya o asukal ay matunaw. So, buhos na natin dito. Ayan. Tapos dito. Ayan, na-mix ko na po siya. Ito po yung para sa anak ko na si Desiree o si Doktora. Ayan, Doktora tawag nila. Ito po ay hindi manghang. So, ito, manghang po ito at may sitaw. Ihalo ko na po ngayon yung hilaw na hipon. So, ako po, ayan. So, hindi po nakakaalam, kumakain po ako ng hilaw na hipon. Pero, siya po ay nababag ko po muna sa Sprite. Tapos, i-drain ko siya. Mamarinate ko po siya sa oyster sauce, soy sauce, tapos sili at saka sesame seed at sesame oil. Yun, tapos talagyan ko lang po siya ng luya na hiniwa at saka yun nga po itong onion leek. Yun, masarap po siya. Bye-bye, until next time. God bless you.